Medyo pinaga ng kaunti ang pinaplano ng top rank na Naoya Inoue versus Jason Moloney. Ang bagong schedule nga na sinasabi ng kampo nila Babarom ngayon ay October 31 o kung dito sa atin ay November 1. Nagaganapin pa rin sa conference center ng MGM Grand doon sa Las Vegas. Kaso nga lang magdedepende na naman daw ito sa network na magpapalabas sa Japan kung kaya nilang ma-accommodate ang schedule na pinopropose ng top rank. Ayun nga kasi kay Arum, malaki umano ang kita na manggagaling sa Japanese television broadcaster. Kaya kailangan nilang masigurado kung wala silang tatamaan na programa. O kaya naman feasible ba ang date na ito para sa kanilang mga Japanese viewers? Idinagdag nga rin niya na mas magandang panoorin ng Inoue versus Moloney sa itaas ng ring kesa kung itatapat nila si Inoue kay Casimero. Bagay na sinang-ayunan naman ng kanyang vice president na si Carl Moretti na sinabing parehas daw sina Moloney at Inoue na exciting lumaro. Kaya inaasahan nila na pag sila ang nagkaharap, siguradong maganda ang laban. Samantala, matapos ang halos 15 years na pagboboxing, inanunsyo na ni 3 Division World Champion Akira Yaegashi ang kanyang pagre-retiro bilang isang prize fighter. Ang kartada nga nitong 37 anyos ng Hapones ay magtatapos sa 28 na panalo. 16 dito ay natapos via knockout at may 7 talo. Matatandaan na noong 2017, itong si Yaegashi ang tinalo ng ating kababayan na si Melindo sa Japan para sa wakas ay maging isa ng world champion. Sa laban nga nila na para sa IBF World Light Flyweight title, hindi lubos akalain ng lahat na ito ay magtatapos sa pamamagitan ng first round TKO para kay El Metodico. Dahil nga alam naman natin hindi naman talaga siya kilala bilang isang heavy puncher. Kumbaga kung manalo man ang Pinoy. Pero ang inaasahan nila ay yung aabot ang laban hanggang dulo. Yun na nga rin ang huling beses na nakahawak ng titulo itong si Yaegashi. Na kahit muling itinuloy ang kanyang kampanya at umiskor pa ng 3 sunod-sunod na panalo. Pero sa kanyang attempt naman na mapanalunan ng IBF World Flyweight title kay South African champion Muruti M. Talani noong nakarang taon, na TKO ang Japanese fighter sa 9th round.